guys! This is Maria Gets. So for today, ituturo ko sa inyo itong aking makeup look. So this is a makeup look na pwede nyo gawin or lalabas sa bibig ko eh. Ginagawa ko when it comes na meron akong mga instances or parts sa buhay ko na may mga hindi magandang nangyayari sa akin personally. Tapos, kinabukasan, kailangan mong mag-ayos kasi may trabaho ka, kailangan mong marap sa maraming tao, kailangan mong magpatuloy ng buhay mo kasi hindi lamang umiikot ang buhay mo sa isang tao lamang. Marami pang taong pwedeng magpasaya ng buhay mo. So, kayo ba naranasan nyo na ba yun na meron kayong mga personal na pinaproblema, iniyakan nyo buong gabi, halos hindi na kayo makatulog. Tapos pagising nyo, hirap na hirap kayong mag-function na parang ayaw nyo nang tumayo, na parang ayaw nyo nang magtrabaho, pero kailangan nyo pa rin tumayo at magtrabaho at kailangan nyo pa rin magpatuloy sa buhay nyo. So, para maipakita ko sa inyo yung ways para ma-uplift nyo yung sarili nyo para makapag-function pa rin kayo the whole day. And ano ba yung mga makeup look na pwedeng gamitin para hindi magmukhang pinapabayaan mo yung sarili mo. Para kahit na nasasaktan ka, mapakita mo sa ibang tao na mahal mo pa rin naman yung sarili mo at hindi pa rin naman nakawala yung pagmamahal na yun sa puso mo. So, if you are interested to know what's on this video, please keep on watching. So, pagkatapos mo maset yung moisturizer mo or pagkatapos ma-absorb ng balat mo yung moisturizer, ngayon magpa-primer na tayo. So, mahalaga yung primer kasi yung primer, parang siya yung nagsiset ng shield mula dun sa balat natin, pati sa makeup, para hindi direktang tumatama sa atin or na-absorb ng face natin yung makeup. So, kagaya ng primer, ano ba yung pwedeng gawin natin primer sa buhay natin? Yung shield natin or panangga natin para hindi naman tayo palaging nasasaktan, bits. So, syempre, ang magandang primer sa buhay natin is of course, love and self-respect. Love and self-respect na kasama mo si Lord, of course. Alam mo yung tipo na you cannot give what you don't have, bits. So, syempre, bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna yung sarili mo. Kasi pag na-prep mo na yung sarili mo, kagaya ng pagpe-prep mo sa face mo bago ka maglagay ng makeup, sigurado na hindi na ganun kasakit pag sunod na nasaktan ka ulit. Okay? So, lagyan lang natin yung buong face natin, konti lang. So, ngayon, pagkatapos na natin ma-prepare yung makeup natin, dun na tayo sa foundation. So, ang gagamitin kong foundation ito, of course, yung paborito ko. So, syempre, sa makeup, kailangan ng foundation. Pag nag-makeup ka, kailangan yung base mo or yung foundation mo maganda para yung buong makeup mo maganda. Ganun din sa love. Dapat, may maganda ka rin base. May maganda ka rin foundation. Hindi yung mahal ka lang ng mahal. Magmamahal ka lang ng magmamahal. Kailangan may magandang pundasyon yan. Sa iba, pwedeng friendship. Sa iba, getting to know stage. So, syempre, dapat kilala mo yung tao bago ako maniwala sa lahat ng sasabihin mo. Para malaman mo kung yung tao ba na yun, karapat-dapat ba sa tiwala at pagmamahal mo. Para bandang huli, hindi ka nasasaktan. Para bandang huli, hindi ka natatalo. Sa paglalagay ng foundation base, sa pagbe-blend ng foundation, huwag mong madaliin. Kailangan ng oras niyan. Kagaya ng primer at ng moisturizer, kailangan din ito ng setting time. Lahat naman ng foundation, hindi minamadali. Kailangan meron niyang meron niyang sapat na panahon para yung pundasyon na yun hindi agad bubuwal. Parang foundation ng makeup mo, hindi agad magbibitak-bitak. Hindi ka agad iiwanan. So, ganun din sa love. Kung maganda yung foundation mo, panigurado. Maaring tumagal yung love. Maaring yung love na yan, na nabuo mo ng magandang pundasyon, magstay na sa'yo. Magstay na ng matagal. At di na mawawala. May ganun. Pero paano ba natin malalaman pagka yung love na binibigay?
ibinigay natin, sobra, kulang, pasakto lang. Sa totoo lang, wala akong sagot siya niya. Kasi dati, kung makapag-advise ako, kala mo talaga, alam ko eh. Pero nung nandun ako sa sitwasyon na, na rocky na yung ano, relationship, shaky na, hindi ko alam kung nagkulang ba ako. Hindi ko alam kung sumobra ba ako. Kasi sa tingin ko, kung anong binigay ko, yun yung gusto kong ibigay sa taong na. So, para sa iba, sobra. Siguro sa kanya, kulang. Sa'yo, hindi mo alam kung saan. So, syempre, nakadepende. So, syempre, hindi naman lahat ng bagay natatakpan ng foundation. Hindi naman lahat ng foundation perfecto eh. Parang relasyon nyo. Parang pundasyon nyo. Hindi mo alam kung sturdy na ba yung foundation. So, syempre, may mga remedyo na kailangan natin gawin. So, yung remedyo na yun, kailangan natin gamitan ng concealer. So, kailangan natin takpan ang mga madidilim na karaan. Takpan ang mga chismis. Takpan ang mga salot. Takpan yung mga hindi maganda or hindi nakakabuti para sa atin. So, syempre, maganda best na mag-concealer ka talaga. Kasi, syempre, para mag-brighten up yung mukha mo. Hindi mukhang stressed ka sa kanya. Affected ka sa kanya. Ganyan. Hindi pwedeng nagmukhang tumigil yung mundo mo dahil sa kanya. Binlento na yung iba kasi naglobot yung camera. Ayan. Blend na natin siya. I-blend mo mabuti yan, girl. Dapat walang bakas ng linya. Walang bakas na nag-concealer ka. Dapat mukha lang natural na nag-bright yung mata mo. Or hindi ka nagpuyat. So, i-blend mo lang. Take time, please. So, ngayon, iset na natin yung ating mukha or yung face para hindi na to humulas. Para hindi agad humulas. Para makita mo man yung ex mo buong araw. Ay, walang pakialam. Kasi okay ka. So, iseset na natin yung concealer natin at yung foundation natin ng loose powder. So, pwede kang mag-bake, guys. Kung oily ka, pwede mo siyang i-bake. Pwede rin namang i-dust mo lang siya ng powder. Bahala ka. Basta, kailangan iseset mo ang iyong concealer at foundation. Ako, nag-bake ako kasi oily ako. Hindi pwedeng makita mo yung ex mo at yung bagong pinalit sa'yo, tapos mukha kang pagpiprituhan ng itlog. Kailangan, pag nakita ka ng ex mo at ng pinalit sa'yo, plakadong mukha mo. Plakado na mukhang hindi naman pinag-effortan. Parang ano lang, okay lang, ganun. Tapos yung rest ng face natin, dust lang natin ng powder coat. Tama yun na rin yung leeg niya. Para magpantay. Kahit hindi pantay yung pagmamahal niyo sa isa't isa. May isang tao mas nagmamahal. May isang tao na sakto lang. Ang unfair, no? Nakakainis. Parang hindi mo alam kung kailan ka mas dapat magmahal. Kailan na nagloloko ka lang pala. Nagloloko lang pala siya, kaya dapat sumabay ka na lang. Hindi mo alam eh. Ito na yung pinakamalupit dapat na part sa lahat. Diba? Ang dami kong powder. Ang pinakamalupit na part sa lahat, yung kilay mo. Dapat yung kilay mo may sinasabi. Dapat yung kilay mo, hindi yung kilay ng ano, ng ape. Kailangan yung kilay mo, yung kilay ng isang tao, strong. Pinipilit magpaka-strong kahit nasasaktan sa loob. Hindi pong kilay na alam mong okay lang ang lahat. Dapat ganun ang kilay mo. May pinaglalaban. So, ang kilay natin ngayon, gawin natin siyang medge lang naman. Medge na strong, pero hindi ka magmumukhang kontrabida. Okay? So, outline lang muna natin. Muulan, sorry. Outline lang natin. Sorry kung maingay, guys, kasi hindi ko kaya nang walang fan. Walang aircon sa third floor.
Mahinit kasi. So, kailangan kasi perfect mo yung arc na yan. Yung arch natin. Perfect mo yan. Tapos, hindi pwedeng matatapos ka dyan. Dapat biniblend mo yan. Dapat lahat ng makeup mo blended, ha? Hindi dapat yung may naiiwan. Yung may nakikitang kung ano-anong linya. At syempre, hindi pwedeng yung kilay mo. Yung kilay na parang kang nag-drawing sa drawing book. So, dapat yung kilay mo lakado. So, ayan, tapos na yung kilay natin, guys. So, yung kilay natin, dapat hindi takot. Okay lang kahit hindi pantay. Dapat sa kilay lang okay na hindi pantay, ha? Kasi ang kilay natin, hindi naman talaga siya. As in, super identical to each other. Talagang may isang better brown siya. Pero sana lang, yung pagmamahal sa ibang tao, yung pagmamahal mo sa sarili mo, dapat pantay. Walang labis, walang kulang. So, after natin magkilay, i-dust off na natin yung ating powder. Para baka makalimutan mo, magmukha kang tanga, makita mo yun sa labas, ganyan yung mukha mo. So, i-dust off na natin siya, tama ng pag-review. So, syempre, ngayong nakaset na yung ating concealer, ating foundation. Diba? May eyebags ka, pero makabang umiyak kagabi ng marami. Dahil sa kanya. Hindi, diba? Kunti pa. Kunting effort pa. So, ngayon, mag-contour tayo. Mag-bronzer, tsaka mag-contour tayo. Kailangan mo to kasi hindi pwedeng magpapakita ka sa kanya, magpapakita ka sa kanila ng babae niya, ng pinalit sa'yo, tapos mukha naman siopaw yung mukha mo. So, syempre, kasi kailangan mo medyo mag-contour. Dapat, pag nakita ka nung pinalit sa'yo, or yung babaeng dahilan kung bakit ka naloko, kailangan walang maiano sa'yo. Walang mailait. So, yun, blend mo lang. Kailangan walang linya din, girl, ha? Kailangan i-blend mo ng mabuti yan. Kahit hindi masyadong chiseled yung face mo. Pero huwag mo sobrang puting-puti ka. Dapat medyo warm naman yung mukha mo. Baka sabihin, wala ka ng dugo pag di ka nag-bronzer o kaya nag-contour. Baka sabihin, di ka na kumakain. Ngayon, hindi nga maas ng bahay mo. Kaya ang putla-putla mo na hindi pwedeng ganun. So, dapat ibalik mo yung warmth dun sa face mo. Siyempre, isama mo na rin yung ilong mo, bes, diba? Aura ka na lang. Magpapaganda ka na lang. Hindi mo pa kumpletuhin. So, siyempre, tayo ay mag-nose line. Para naman, sabi ko nga sa inyo, walang mailait. Mukhang matangos ang ilong mo kahit pango. Huwag mo ang makitid kaysa naman sabihin ka na nakadapa ang ilong mo. So, syempre, ito yung blend mo itong baby, guys. Make your nose line as good and well-blended as possible. Yung instant nose lift ka na, girl. Pwede ka na medyo umattitude. Medyo-medyo lang. Kasi medyo mukha na matangos. So, ayan. Tayo ay mag-blush on na, guys. Dahil wala akong dalang blush on brush. Nilinis ko na lang tong aking contour. Contour brush na lang yung gagamitin ko. So, dito lang tayo mag-concentrate sa side. Hindi ubra dito yung drunk blush, guys. Hindi pwedeng sinasabihin ng ex mo sa'yo at ng babae niya na nagiiinom ka ng dahil sa kanya. Lalong gwapong-gwapo sa sarili yun, diba? So, dapat yung parang fresh-freshan look lang. So, dapat dito lang. Tapos, konti-konti lang, tsaka may build-up. Huwag yung sobrang pak na pak yung blush on yun. Parang ano lang, natural lang na tumumula ka. Is-isa kunyari.
sa dito rin, sa kabila, sa labas lang. Tapos huwag mo na masyadong padaanin dun sa apples of the cheeks mo. So, higit lang. Tapos, try to build it up na lang. Depende sa preference mo. Pero ulitin ko guys, ingat lang. Huwag masyadong pack ang blush on. So, ayan. So, i-drunk flush ha. Ganyan lang. Kasi fresh lang ang ano natin ngayon eh. Ang gusto natin, yung look na gusto natin, fresh lang. Yung parang walang nangyari kahapon, walang nangyari kagabi, hindi ka umiyak and all. Parang wala lang. Tuloy ka lang sa buhay mo. Ganun. Ganun ang na-achieve natin. So, after natin mag-blush, tayo ay mag-highlight na. Ito, napaka-importante nito. Kasi, para hindi magmukhang dry ang mukha mo, diba? Parang love life mo ang dry. So, kailangan tayo ay mag-highlight. Okay? So, para mag-merong shine dyan, may glow dyan, na mukhang healthy lang yung ating balat. Healthy lang yung skin natin or yung face natin. Parang walang stressors na nangyayari or stressors na gumugulo sa atin. Ganun. So, dito yung sa highest points ng face natin. Diba? Parang ano lang. Ang saya-saya mo lang kahit nasasaktan ka na. Ganun ang healthy mo lang. Ba't ganun ang maging labas mo dito? Diba? Tapos sa kabila rin, syempre pantayin mo naman para hindi ka naman mukhang tanga, diba? Kahit nasa na ikaw na magmukhang tanga, sana naman kahit dito naman sa mukha mo, diba? Huwag mong hayaang ganun. Tapos dito na rin sa ating brow bone. Tapos samahan mo na rin dito sa taas. Para kunyari duwi-duwi tayo. And of course, para tumangos ng mabuti or umangat yung ating ilong, lagay na rin tayo dito sa ating nose. Lagay na rin tayo sa nose. So, ayan. Para lang ano, dito lang sa dulo, tapos dito sa nose bridge. Pag lahat. Yung mga matatamaan lang ng ilaw. O, ayan. Diba? Ganun lang. Para may illusion ang tangos ng ilong natin, nakaangat yung nose natin. So, ayan. Tapos, mapunta naman tayo sa mata. Ayan guys, tapos na tayo sa face natin. Ngayon, kung mapunta naman tayo sa mata, hindi ito masyadong ma-effort, promise. Napakadali lang ito. Kayang-kaya niyong gawin, kayang-kaya niyong sundin. So, syempre, para hindi mahalata nung ex mo, pati nung bagong pinalit sa'yo, na affected ka, kailangan yung mata mo bright. Dapat hindi siya mukhang malungkot. So, hindi natin kailangan yung magpapalit ng eyes natin. More of yung magpapalaki ng eyes natin. So, kasanggaan nyo dyan ay white eyeliner. Mag-white eyeliner tayo, guys, para magkaroon ng illusion na mas malaki yung eyes natin or mabrighten up yung ating mata. Para hindi naman sobrang white lang yung mata natin, yung ginamit ko na pang contour, yun yung gagawin ko or gagawin ko lang na one eyeshadow makeup. So, lalagay ko lang siya all over my lids para lang hindi sobrang puti yung ating eyes. Yan lang. Neutral color lang, guys. Yung parang wala lang. Ayan. All over the lids lang. Parang, hindi halatang nag-airport ka. Ganun. Kasi diba sawang-sawa ka na masayang yung effort mo. Kaya huwag ka na masyado mag-effort sa makeup mo, guys. Guys, girls. So, huwag ka na masyado mag-effort sa makeup mo, girl. So, ayan. Ganyan lang siya. Tapos, para lang mag-pop yung ating mata, lagyan lang natin siya na So, ang gagamitin kong highlighter, so ito na lang. Daliri ko na lang gagamitin ko, guys, ha. Ito lang sa ating inner corners.
Kasi iba yung nabibigay na illusion pagka may highlighter yung inner tear ducts natin. Nagpa-pop talaga yung eyes natin. Parang nagiging bright, ganun. Mascara. Siyempre, para mag-fan out yung ating lashes. Tapos maglagay na tayo ng mascara. Tapos dito na rin sa taas, of course. Importante itong mascara, guys. Kasi laki na naitutulong niya para mag-brighten up yung face natin. Mag-brighten up yung eyes natin. Para hindi tayo magmukhang malungkot. So, ayan. So, nakikita nyo na yung difference na nabibigay pagka meron kang mascara. So, simple lang siya. Hindi siya ganun ka-effort. Pero, maganda yung impact na nabibigay niya sa eyes natin. So, mas naging mukhang masaya yung eyes natin. Mas nag-glow. So, kasama na dyan yung ating highlight dun sa inner corners. So, para hindi ka naman na mukhang talo or mukhang kawawa dahil nga ikaw na naman yung nasaktan, ikaw na naman yung nagbukang tanga, ikaw na naman yung bobo, ikaw na naman, ikaw na. Okay. So, para tapusin na natin itong ating makeup look, sabi ko nga sa inyo, ano lang to, kailangan lang magmukha tayo na hindi apektado, natuloy lang yung buhay natin kahit na sinayang yung pagmamahal na binigay natin sa kanila. Hindi ko kayo pagmumukhaing kontrabida. So, ayoko munang gumamit ngayon ng pula. Okay, so ang gagamitin lang natin ngayon is good for everyday na lipstick lang. So, this one from BLK. Parang may lips but better lang, parang ganon. Sabi ko nga sa inyo, parang hindi mukhang sobrang nag-effort sa makeup. Diba? Ang ganda ng kulay. So, ayan. Bali, ayusin ko lang yung buhok ko din. Agila. So, ayan na guys. Ito na yung makeup look na nakamap ko. So, as you can see, it is a plakado makeup na makapagpapakita na kahit na nasasaktan tayo, kahit na hindi ganun ka-perfecto yung buhay natin as of the moment, we can still live our lives. We still do love ourselves and kaya natin lahat ng mga dumarating sa buhay natin. So if you do like this makeup tutorial, kindly do like the video itself, kindly do subscribe on my channel and hit the bell button dun sa side ng subscription para ma-notify kayo sa mga further videos na i-upload ko. So huwag kayong mag-alala. Magmahal man kayo ng paulit-ulit, masaktan man kayo ng paulit-ulit, sana huwag tayong mapagod magmahal kasi pag napagod tayo, mas lalo natin hindi makikita yung taong talagang magmamahal sa atin na totoo at yung taong nakalaan para sa atin. So, yun. Sa bawat pagdapa, tayo lang tayo. Sa bawat pag-iyak, punas lang ang luha, tapos ngiti na uli tayo. So, sana let's not be tired of loving
And in loving, we should also love ourselves. So again, this is Mil Maria Gratz. See you in my next video. Bye!